Malaki ang kakulangan ng bansa sa contact tracers na susi pa naman para makontrol ang pagkalat ng pandemya. Sa gitna nito, inaprubahan ni Pangulong Duterte ang pondo para sa 15,000 contact tracer ng DILG. Nakatutok si Emil Sumangit. Gustuhin man daw nating palakasin ang contact tracing na isa sa mga susi para masugpo ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Mukhang mahirap pa rin itong maisakatuparan sa ngayon. Kulang na kulang ang mga contact tracer sa Pilipinas na nasa 225,000 lang ang bilang. Ayon kay contact tracing czar at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, isang contact tracer sa kada 800 katao ang ratio ngayon. Siguro may baka nagbabapan natin yan ng mga 1:600 ngayon. That would be impossible now kasi nga napakataas nga ng sobrang. May mga budgetary constraints din tayo. Gaya rito, sa barangay Maybunga sa Pasig, kung saan aabot sa 40,000 ang bilang ng mga residente, humihingi ng tulong ang barangay dahil apat lang ang kanilang contact tracer. Para malunasan at hindi na lumaganap ang COVID. Wala raw masyadong nag-a-apply pero buti na lang may nagbo-voluntaryo na gawin ito kahit delikado. Isa rito ang 48 anyos na si Mang Boy. Kung hindi raw piloso po at hindi nagsasabi ng totoo ang nakakaharap nila sa trabahong ito, pinagtataguan sila ng mga tao. Mahirap po kasi una, totoo po yung nagsisinungaling yung iba. Kakausapin ko po yung kakausapin namin na para nang yung kausap na may panghihikayat na i-open mo. Kasi kung itatago mo yan, paano yung mga kasama mo sa bahay? Dito sa barangay, iniipon ang datos ng mga nag-positive, pati na yung mga closed contact. Sa kanila ipapasa sa City Epidemiology and Surveillance Unit ng Pasig City Hall. Sila na po ang magbabalidate at sila na rin ang tatawag dun sa mga tao para dun sa kanilang ginagawang pagmumonitor. Sa madali sabi, hindi ko nasasayang. Ibig sabihin eh, hindi na pupunta sa basurahan ng mga listahan. Ah, hindi. Kailangan. Kailangan yung mga records nila. Ma-forward natin. May pang-amoy naman po ba kayo, sir? Sina John at Alexis, sabay na nag-apply sa San Juan City Hall bilang contact tracer noong pang Marso 2020. Minsan, sila ang nagbabahay-bahay para mag-contact trace. Kung minsan, dito naman sila sa command center assigned. Nagtatawag ng mga COVID positive. Kung di raw sila bulyawan sa telepono, binababaan sila ng kausap nila sa linya. Siyempre, so stress sila dahil nag-positive din po sila. So, kumbaga, kailangan namin silang i-comfort po para makuha namin yung loob nila. May iba po tayong patient na nag-iiba ng address. Outside zone po, dito po ina-address. Iba po inilalagay na number para hindi po sila makilala ng city natin. Then hindi na po natin ma-locate. Ang mga contact tracers dito sa San Juan, di lang dagdag sweldo ang nakukuha, libre rin ang pakain at pabahay pa. Pakiramdam nila pag umuwi sila, baka mahawa nila ang kanilang mga pamilya. So we give them separate living quarters here. Of course, tinetest natin sila regularly. Ang DILG naglabas na rin ng pondo para ma-renew ang kontrata ng mga contact tracers na papasok na rin ngayong Agosto. The President has approved $1.6 billion for the rehiring, no? Renewal of 15,000 DILG contact tracers from August 2021 hanggang end of the year. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.